Hello mga ka-eyeball, magandang araw sa inyong lahat. Bali ngayon, gagawa kami ng atsara kasi uso na naman ngayon yung mga matatabang pagkain. Kailangan natin ng pangtanggal umay. Bali, meron tayo ditong papaya. Ito yung hilaw ng papaya mga ka-eyeball. Yung papaya ang kulay green pa lang. Tapos meron tayo itong asukal, suka, yung marka pinya. Tapos meron tayong itong pasas, luya, carrots, meron tayo ditong red bell pepper, itong siling haba, yung siling pangsigang. Tapos meron tayong sibuyas and bawang ano mga ka-eyeball. Ang unang gagawin natin mga ka-eyeball ay yung papaya natin ay pipigain natin yan sa asin mga ka-eyeball ano, para mawala yung pait niya mga ka-eyeball. Ano, umpisa na natin to. Ito yung papaya natin, budburan lang natin ng konting asin. Yun, para matanggal yung katas niya. Kasi yung katas niya ang nagbibigay ng pait niyan mga ka-eyeball ano. Yan, inuulit ko lang, pipigain natin siya sa asin para matanggal yung pait niya. Ayan mga ka-eyeball ano, kapag yung katas ay natanggal na natin, ano, yun, kitang-kita niyo yung mga katas, itatapon natin yan. Kapag yan natanggal na natin, ito, huhugasan natin ito mga ka-eyeball lang dalawa o tatlong beses. Kaya natin siya huhugasan para yung atsara natin ay matagal masira. Hindi yung isang sikreto para yung atsara ay matagal masira. Yun. Kung gusto nyo yung apat na beses hugasan, pwede rin naman ano, mga tatlo o apat na beses para talaga sure tayo na matagal masira yung atsara natin. Siya nga pala mga ka-eyeball ano, baka hindi ka pa nakapalo sa page namin, click mo na yung follow button dyan mga ka-eyeball. Tsaka yung like and share mo na rin yung video natin mga ka-eyeball ha. Maraming maraming salamat. Slice lang natin mga ka-eyeball yung bell pepper natin ng maliliit na pagkaka-slice ano. At sya nga pala mga ka-eyeball, inuulit ko lang, yung atsara natin mga ka-eyeball is nakadepende sa pagkakahugas ng papaya natin kung yung para matagal masira yung papaya natin. Kaya kung gusto nyo matagal masira ang atsara, dapat hugas na hugas yung papaya natin mga ka-eyeball. Lagi kaming gumagawa ng atsara mga ka-eyeball kapag may mga paparating na okasyon. Kasi ito yung pang side dish namin o yung pang tanggal ng umay sa mga pagkain na matataba o sobrang tamis. Ito na mga ka-eyeball, yung mga na-slice namin na sangkap timbel pepper, yung siling haba, tapos yung sibuyas, na-chop na rin namin yung sibuyas natin. Tapos yung carrots mga ka-eyeball, hindi natin siya i-slice. Iyaya rin natin yung carrots natin ano, para yung lasa niya is mag-mix talaga sa atsara. Ganito yung paraan na ginagawa namin mga ka-eyeball ha. Tapos yung bawang din is iyaya rin natin yan mga ka-eyeball, yung bawang para lasang-lasa mo talaga yung bawang sa atsara. And sa sibuya, sa luya, ganun din yung gagawin natin. Iyaya rin din natin yung mga yung luya natin. Ito na mga ka-eyeball yung mga sangkap natin ha. Yung carrots, yung luya, tapos yung bawang, lahat yan mga ka-eyeball ni Yajad ano. Tapos ito yung bell pepper, yung siling haba, tapos yung sibuyas, chop naman yan mga ka-eyeball ano. Tapos ito yung pasas natin, tapos ito yung sukang marka pinya. Ito mga ka-eyeball yung ginagamit namin suka para hindi siya kaagad na anta at mas mabango yung atsara natin mga ka-eyeball ano. Tapos meron din tayo ditong asukal and yung papaya natin na nahugasan na. Tapos mayroon tayong kunting asin. Okay na ito mga ka-eyeball, sangkap natin ito. Pwede na natin itong lutuin. Start na tayo magluto mga ka-eyeball. Maglalagay lang tayo ng suka o yung ating marka pinyang suka dito sa kawali. Bali, hindi namin inubos no, lahat ng suka. 750 ml lang yung sukang inilagay namin ano. Bali, sapat na yun para dito sa atsara na gagawin namin. Tapos ito, ilalagay din natin mga ka-eyeball yung ibang sangkap. Yung bell pepper, yung siling haba, tapos yung sibuyas. Ilalagay din natin yung mga ka-eyeball. Tapos mga ka-eyeball, ilalagay na rin natin yung iba pang sangkap. Yung ating carrots na niyadyad, yung bawang, at yung luya na niyadyad natin. Ano? Hayaan na natin yung mga ka-eyeball kumulo. O, yan. Mga 5 to 10 minutes mga ka-eyeball ano? Para medyo maluto-luto sila. Pag nagkulo na siya mga ka-eyeball, tsaka natin ilalagay yung papaya.
ilalagay na rin natin yung asukal, mga kaibol ano. Bali yung nagamit namin na asukal ay nasa kalahating kilo, mga kaibol ano. Bali titikman nyo rin ano para ma-estimate ninyo or ma-adjust ninyo yung timpla na gusto ninyo. Kung tama na ba yung asim or tama na ba yung tamis, ano, depende na sa panlasa ninyo. Kaya dapat titikman nyo, mga kaibol ha. Tapos maglalagay na rin tayo ng ano, ng kunting asin para mag-balance yung lasa niya. Kapag kumukulo na siya, mga kaibol, pwede na natin iligay yung ano, yung papaya. Tapos yan, mga kaibol, pagkalagay natin ng papaya, pwede natin iligay yung pasas, mga kaibol ha. Minsan, mga kaibol, gumagawa rin kami ng ano, ng atsara na gawa naman sa ano, sa turnips o yung singkamas sa Tagalog. Masarap din yun ano, pero kami mas prepared talaga namin na ano, na gawin yung papaya o yung hilo na papaya na atsara. Para sa amin, mga kaibol, mas masarap yung papayang atsara. Pero depende na sa inyo ano. Marami naman pwedeng gawing ibang atsara, depende sa lugar ninyo kung anong gusto ninyo. Yun, si Mama ang ating master chef. Kahit lubog sa baha ay tuloy pa rin yung pagbablogging namin. Hindi kasi humihinto, mga kaibol, yung ulan dito sa amin. Kaya yung tubig, eh tuloy-tuloy din ang pagpasok sa loob ng bahay namin. Yun. Hello daw, sabi ni Mother. Tikman lang natin, mga kaibol, ano, yung ating atsara. Sarap, mga kaibol. Tama-tama lang yung asim at yung tamis. Ang sarap daw, mga kaibol, sabi ni Mother. Ayun nga, mga kaibol, baha sa loob ng bahay namin, ano. Pasensya na kayo. At kami ay binaha. Hindi kami makakilos ng maayos. Bali, okay lang. Ay, tuloy-tuloy pa rin ang pagbablog natin, ano, mga kaibol. Bali, eto na, mga kaibol, yung ating finished product. Ang ating homemade atsara. Yan. Ito yung lasa niya, mga kaibol, ano. Nanunuo talaga yung asim niya at yung tamis ay talagang panalo, ano. Sarap, mga kaibol. Siguradong tanggal ang umay nyo dito sa aming homemade atsara. So yun lang, mga kaibol, ano. Follow, like, and share para sa marami pang video na gagawin namin para sa inyo. Bye-bye!